guys, so lalo pa siguro yung mga kababayan natin, OFW, di ba? Kasi kahit may kahit masakit, may sakit, may lagnat, may trangkaso, kailangan magtrabaho, lalo pa kung salbahe yung amo, di ba? Kaya napakahirap ng buhay OFW. Hello guys, good morning. This is Nitan and welcome back to my channel. At bago po ang lahat, huwag niyo pong kakalimutan mag-like at mag-subscribe dito po sa channel ko. Guys, nandito naman kayo sa akin David para pag-usapan naman natin yung mga bagay-bagay na nakapalibot sa atin sa mansulok ng masa, sa mansulok ng mundo. Lalo-lalo na po yung mga kababayan nating OFW. So guys, mayroon naman tayo ngayon topics. Pag-usapan naman natin yung kababayan natin na hindi pinapasahod ng amo niya ng ilang buwan na. Panoorin yung video, guys. December ba yun? Oh, December. Ito po, ito po si ate. Anong pangalan mo, ate? Luning. Paner. Paner. Full name mo? Luning. Ito po si ate na nanawagan po. Hindi po siya pinapasweldo. Yung sweldo niya, hawak-hawak na amo niya. Tapos, ano po siya dito. Illegal siya na nagpunta dito. Tapos, yung nagpaalis sa kanya, hindi niya rin po kilala kung ano. Hindi. Kilala ko. Kaya lang, hindi ko matandaan yung pangalan. Dito ko tumingin natin. Hindi ko matandaan yung pangalan niya. Sa mga mag-anak mo. Marami naman makakita niya. Marami naman akong kaibigan sa FB. Ayan. Itatag ko sa Facebook. Ano yung pangalan sa Facebook? Luning Ning Faner Del. Luning Ning Faner. Faner. F-A-N-E-R. Faner Del. Ayan. Itatag ko na. Ayan po si ate. Mingi po ng tulong na sana yung matulungan niyo po ating kababayan. Hindi po napasweldo ng amo. Tapos yung mga personal things niya na sa kanyang amo. At yung lahat-lahat po. Ayan po. Sana ay matulungan niyo po siya. Pag siya po, binantaan po siya na pag nagsumbong daw po, ipakukulong daw po siya ng kanyang amo. Tapos yung kanyang pamangkin ma, sa kanyang pamangkin. Ano yan na, parang kasi adopted ako eh. Parang ano, guardian ano ko lang. Guardian niece ko lang. Gagawin daw nila ng hindi maganda. Huwag kang umiyak din, na nakakarating din sa gobyerno. Ayan po, hindi po kami ng tulong. Tulungan po natin ang ating kababayan. Ayan. Sir Rabi, sana matulungan niyo po ito kahit na ano. Illegal ka na? Oo. Huwag kang miyakti. Basta huwag kang ano. Kung may pagkakataon ka, tumakas ka na lang. Punta ka sa embassy. Bakit may CCTV ba? Oo. Huwag kang miyakti. Building kasi yun. Laga ko. Ayan nga guys, subuti na lang may nakakita sa kanya na kababayan natin na habang nasa park sila kasi siguro pinapasyal yung alaga niya. Nakahingi siya ng tulong kasi nga di siya makahingi ng tulong. Sa cellphone, kinuha na ng kanyang mga amo. Buti na lang mayroon nagmalasakit na kababayan natin, kinuhaan siya ng video. So guys, kung sino man yung nakakilala sa kababayan natin, kung sino man nakakilala, kung sino nakakalam ng kanyang mga pamilya, kanyang agency, pasuyo na lang po. Paabot na lang sa kanilang sitwasyon ng ating kababayan. So guys, di tayo natatapos dito sa topic natin ngayon sa mga OFW kasi patuloy at dumadami pa rin yung mga kababayan natin na mamaltrato, mga naaapi sa ibang bansa, especially dyan sa Middle East. Yan po, ulit-ulit na lang na sinasabi ko dyan sa Middle East na yan, marami mga nilalang dyan ng mga nakapalibot, mga kampo ni Lucifer. Oo. So bago natin pagpatuloy niya, siyempre atin rasyon eh. Masama yung pakiramdam ko guys, mayroon akong ano, sipon, may ubo ako, tapos ano, nilalaglat ako. Siyempre kailangan natin magtrabaho para sa ekonomiya ng bansang Pilipinas. Pero hindi, kailangan talaga magtrabaho guys. Kasi alam mo naman dito sa trabaho namin, no work, no pay. Kaya kung hanggat kaya pa naman magtrabaho, kasi pag hiniga mo kasi ang sakit, pag hiniga mo, lalong lalala, di ba? So ipasok na lang. Kumakain ka nito, lemon square,
Masama ka talaga kahit yung boses ko masama, di ba yung boses ko? Pag hiniga ko kasi ito, mas lalong lalala. Kanina nga habang nag-drive ako papunta dito, nahihilo ako kasi nga lakas ng hangin tapos sama ng pakiramdam ko. Kailangan ko pa magmadali kasi nga baka malit ako. Umikot kasi ako kasi doon sa dinadaanan ko na ano ang tulay na giba, inaayos. Sa inyo, kailangan ko umikot. Ito yung pagkain ko guys ngayong gabi. Kurita ang lula niyo. Kurita nila lang. Ay, maku. Diet ako, diet. Kasi diet din sa pira. Charot! Hindi ako makaano ng maayos. Hindi ako makapag-isip ng maayos. Doon sa topic natin kasi nga, sama talaga ng pakiramdam ko guys. Anong oras na oh. Kailangan magtaba ako. Pag di ka kasi pumasok, wala kang sahod. No work, no pay. Prabu 8, may tao yata dyan sa labas mo. Sa basement ako, saglit lang. May nakatayo. Baka kasi sa Reyes yan, kukuha ng ano, sa Kenzie Lalim. Hindi naman siguro multo yan, gumagalaw. Sige, sige, sabihan ko. Sigawan ko ng malakas. Court, daba yan? Oh, diba guys, lalo pa siguro yung mga kababayan natin OFW, diba? Kasi kahit may kahit masakit, may sakit, may lagnat, may trangkaso, kailangan magtrabaho, lalo pa kung salbahe yung amo, diba? Kaya napakahirap ng buhay OFW. Kala nila madali lang. Napakahirap kahit may sakit ka, alam mo magtrabaho, walang mag-aalaga sa iyo, sarili mo lang. Kahit may sakit ka, pag inurusan ka ng amo mo, kailangan mo sumunod. Yun yung iniisip ko guys, kaya kung kaya ko pa naman, magtatrabaho ako. Hindi naman mabigat yung trabaho ko. Kaya iniisip ko yung mga kababayan natin OFW na sila nga eh, kaya nila kahit malayo sa pamilya, kahit mahirap trabaho, kailangan magtrabaho kahit may sakit, di ba? Yung iba pa, gusto, namamaltrato. Sobrang pahirap ang pinagagawa. Di ba yung pina-upload ko? Sugat-sugat yung kamay. Di ba? Bugbog sarado. Pasa-pasa buong katawan. Kawawa. Sabi ko nga, sana dumating yung panahon na magbago yung sitwasyon ng Pilipinas. Nung tipong hindi na natin kailangan may mambansa para mangamuhan. Diba? Pupunta tayo doon, mamamasyal na lang, mag-tourist. Pero yung mangamuhan, sila yung pupunta sa bansa natin, sila mangamuhan. No? Sarap siguro ng ganun. Wish ko lang. Dumating yung time na ganun mangyari. Para wala tayong mga kababayan na mamaltrako. Kawawa yung mga kababayan natin na mamaltrako. Dahil lang sa kakapusan sa pera, kailangan nila lumipad ng napakalayong milya-milyang layo, di ba? Para lang magtrabaho, tapos pagdating dun, mapupunta lang sa mga diputang amo, sa mga agency na walang kwinta. So paano guys, hindi ko napapatagalin yung topic natin kasi kailangan ko lang talaga mag-upload para
para makita nyo yung kababayan natin baka sakali. Kung hindi pa naman siya natutulungan o kung baka mga may nakatulong na, kailangan ko lang i-upload kasi baka sakaling hindi nga siya natulungan pa, at least makarating sa inaukulan tong video ko, ma-share, may makarating sa pamilya, sa kamag-anak, di ba, sa mga autoridad. Kaya kailangan po talaga gumawa ng reaction kahit masama talaga pakiramdam ko, guys. Nahihilo ako. Ito, para mabubasag yung dito ko. Nasipon siguro. Ito, para mabubasag. Tapos pag ginanyan mo, para siyang gumagalaw-galaw, ganito-ganito. Kailangan lang siguro nito sa pahinga. Maya-maya pa ako magpapahinga, magbubyuti. Tapos kailangan ko muna mag-trabaho. So paano guys, hanggang dito lang ito, at maraming salamat sa lagi-lagi yung panonood ng video ko. Maraming salamat at hindi kayo nag-asawa. At yun nga sinasabi ko, hanggat mayroong mga naaapi na mga maltrato, hindi ako titigil sa paggawa ng mga video. Siguro mahaluan itong channel ko ng mga ibang video, pero siyempre hindi natin pwede alisin yung paggawa ng reaction regarding sa mga kababayan natin yung YFW, kasi ito lang yung paraan natin para makatulong sa kanila, di ba? Paggawa ng reaction, may share, makarating sa inyo ukulan, di ba? Yun lang po yung may tutulong ko. So maraming salamat guys, at mag-ingat kayo dyan lagi, mga kababayan kong YFW. Mag-ingat kayo dyan lagi at magdasal kayo lagi. Magdasal kasi isa lang yung ating takbuhan, isa lang ating sandalan sa oras ng ating mga kagipitan, mga problema, di ba? Mga ganun. At siyempre lagi-lagi kong magpapasalamat sa inyo, dahil kung wala kayo, wala rin yung channel. Maraming salamat po, at mag-ingat po tayong lahat.